Nahiiyala ko ng bisa. Ay, bahog-bahog. Isimula na ako, guys. Lunod ko na yung isang... Yung picturean ko na siya. Bye, mga po, guys. Hiya ako mag-vlog sa baba kasi andun yung mga nag-aayos or nag-i-install ng aircon. So, kakatapos ko lang maligo. I think Tuesday or Wednesday ngayon kasi 2 days na kaming walang internet. Magsi-3 days na. Hinihintay namin yung technician na pupunta. Wala talagang pumunta. Ewan ko anong gagawin. Wala na. Paubos na talaga yung data ng cellphone ko. Kasi nga nagamit ko dun sa pag-upload ng vlog kahapon. And ginamit din yung my love sa trabaho niya. Anyways, andun na sa baba yung mga nag-i-install. Sinabi ko yung kanina. So magagamit na namin yung aircon sa baba. Ganahan na talaga akong magluto-luto ulit. Later, pagkatapos nila sa ginagawa nila, magluto tayo ng carbonara, guys. Balak kong gumawa ng dalgona coffee or iced, kahit iced coffee lang. Gamit yung nabili kong Nescafe decaf. Wala siyang caffeine sa kanya, so pwede siya sa akin. Kasi nga, hindi ako sobrang fan. Medyo matapang na kape kasi nagpapalpitate ako. So yun yung gagamitin ko pang iced coffee ko. So nahihiya lang kung mag-vlog sa baba. Okay, may mga tao. Cupcake. Ay, bahog-bahog. Tawag ako, Mi. Tawag ako, bahog-bahog. Bahog-bahog. Cupcake, mango. Cupcake. So, ayan, kunin natin yung nabili ko, guys. I think andito sa taas. Ayan. Alam na alam mong mga higante yung nakatira sa bahay na to kasi yung mga pagkain nandun sa taas. So kaya naming maabot kahit anong pagkain. Ano to? Oh, candy. Ito yung gagamitin ko para sa carbonara, guys. Hala! Yan, linguine. Yan, magde-defrost muna ako ng ham. So ito siya, guys. Yan, kung ayaw nyo rin nung original coffee talaga kasi nagpapalpitate kayo. Pwede pala ito yung gamitin natin para makapag-iced coffee. And sa carbonara, ham yung gagamitin ko kasi wala kaming bacon. And mas affordable din kasi itong ham. So, ayan. Iyan ako na lang siya ipapa-crispy-crispy ng very-very light para pa rin siyang bacon. Yan na siya, guys. Taste test me. Taste test. Taste test. Matamis. Matamis. Tamis ra? Sakto ra? Sakto ra? Perfect timing. Kakatapos ko lang mag-edit talaga. May kumatok sa pinto namin and kapitbahay namin dito sa kabila. Nagbigay sila ng ulam. Tingnan nyo, guys. Sobrang babait talaga. Pansit. Tapos, nagbigay din sila ng humba. Tawagan ni me or at basta humba. Tingnan nyo. Ang sarap. Nakakamiss yung ganitong mga ulam mo. Ang sarap. Dami as humba, me. Gaya na nakuha ko. Masuko naman. Galit na naman yung iba pag nagbibisaya tayo. Ang tagal ko na hindi nakakain ito, yung ganitong style ng humba. Ano ba? Yung sobrang dark yung color niya. Lagi kami nag-ana dito, guys. Nagbibigayan. Mabait yung mga neighbors namin. Diba, Mi, mag-Tagalog ka. Minsan, guys, hindi ko nalalagay ng subtitle. Sorry talaga. Kasi hassle. Ay, yung nagmamadali na akong ma-upload siya. Matagal kasi maglagay ng subtitle. Tulad kagabi, sobrang late na nung vlog kasi nga late na naayos yung internet. Tapos sobrang tagal mag-export ng laptop ko. Kaya kung maglalagay pa ako ng subtitle, hindi ko na yun ma-upload kagabi. So next time, hindi lang kami magbibisaya as much as possible.
para no need na mag-subtitle. Nabul ko kasi yung oras kagabi, kaya minadali ko na lang yung editin, i-edit. Ayan ko lang ulit, nakita yung mukha ko. Ba't yung okay na ang get eh? Hmm? Ang pangit-pangit na. Shabby akong ba nabungot? Shabby dito. Eh, nagligo niyo ba, Shabby? Eh, pag maligo ka ba, Shabby? Nadugay mo kong ligo. Once a week naman. Huwag ka laging magbisaya! Alam niyo naman, alam niyo, pag nagbibisaya naman ako sa vlogs, yung next na sasabihin ko na Tagalog, most probably yun yung translation ng sinabi ko na Bisaya. Ganun lang naman. Wala naman akong chinichika na Bisaya na hindi ko rin nachichika sa inyo sa vlog in Tagalog. Kaya kapag masabi ko, kadlok ayaw, anana, ang bitin. Sobrang nakakatakot. Well, parang tinatranslate ko rin naman after kong magsalita ng Bisaya. Kasi parang sinusumpa ako ng iba na nagbibisaya ako. Sa Tagalog sa bitin? Ahas. Baboy eh, o manok? Baboy eh. Kaya ko manok. Lamig ba? Kasi walang taba. Puro siya ano. Laman. Because taba is unhealthy. Lamig, taba mo. Kaya ko ng taba. Masarap eh yung taba. Matataba. Ikaw, masarap ha? Taba ka man. Masarap kaya yung mga pagong. Pagong. Mido, tabalik mi, katatong question. Minsan nag-ano kami ni Melons pag kumakain. Nagko-Q&A. Kung gusto yung mag-ano, kung gusto yung sumagot, i-ano na, i-ano nyo na lang, sulat niya sa description, sa comments box. Mangga or pinya? Pinya. Mangga, hindi ako mahilig sa pinya. Kumakain ako ng pinya, pero hindi ako mahilig. Favorite fruit ko, pinya. Pochero or lanshaw? Tagalog na ba ng lanshaw? Yeah, pochero. Pochero. Favorito namin pochero dun sa Lapu-Lapu. Lechon, katong yung buong lechon or lechon belly? Buong lechon. Buong lechon, no? Iba talaga yung ano mo. Bihon or pansit? Bihon. Na, bias kayo. Natag-usling ang bihon. Bihon din. Bihon ito na eh. Tambo kaya siya. Pansit. Na may bibo. Tinulang manok or tinulang isda? Isda. Tinulang manok. Manok favorite. My favorite ulam. Nilang na baboy or sinigang na isda? Shrimp. Or nilagang pata? Nilaga. Ano, alam ko yung answer mo dito. Ginabot or chicharong balaklak or ngoyong? Ngoyong. Ako chicharong balaklak. Kani, dinuguan or munggo? No! Kalisod! Ang hirap! Dinuguan or munggo? Suga, uy! Munggo na lang ka? Sibin kang ka-munggo. Dami masada ang dinuguan. Ang dinuguan? Dinuguan. Kung masarap na dinuguan, dinuguan. Jollibee or McDo? Nah! Obvious. Opposite talaga kami, basta fast food guys, opposite kami ni my love. Saman, Jollibee siya? McDo siya. Akin, McDo. Chowking or KFC? Chowking. Gusto ko yung Chowfan eh. Oo, KFC. Chowfan and yung halo-halo. Yung fries, mataba. Sisimula na ako guys. Piniprito ko na yung ham. Ipapa-crispy ko siya para na rin siyang bacon. Eh mga limang ham po, limang pieces ng ham. Tapos nagpapainit na ako ng tubig para dun sa pasta. Tapos na siya guys! Maandar na siya. Finally! And also, tapos na rin yung internet namin. Naging okay na siya. Wait lang, tapusin ko lang tong pasta. Okay guys, ready na yung bacon. Tapos ready na rin yung pasta. And nag-search ako sa YouTube ng recipe. Ito na lang yung susundin ko, yung kay Panlasang Pinoy. So magigisa muna daw ng garlic at saka mushrooms. Tapos ilalagay yung nor beef cube. Ilalagay ng cream, okay. Meron ako niyan. So yan, ginigisa ko na yung bawang at saka konting bawang lang saka mushrooms. Tapos beef cube. Okay, diretso na daw dito guys, beef cube.
para mas mabilis ang pagluto natin. Okay, Dorogi. So ayan, na-dissolve na yung beef cubes. Ilalagay ko na yung cream. Isang Nestle cream. Wait lang. So ayan, nalunod ko na yung isang all-purpose cream. And nangangamuhin na siya. Chucks! Ngayon pa nangangamay carbonara na siya. Excited na ako guys kasi ang tagal ko nang hindi nakakakain ito. And mas paborito ko to. Mas gusto ko tong carbonara kaysa sa spaghetti. Ayan. Okay, sabi ni Panlasang Pinoy, hindi na daw need mag-simmer yung cream. Pwede na ilagay diretso yung parmesan cheese. So, tansya-tansya lang ako. So, ayan. Nalagay ko na yung parmesan cheese. And then, next daw dito is kalahati ng bacon or ham. Yung kalahati, magiging toppings later. Yan, nilagay ko na yung ham. Ngayon, sabi ni Panlasang Pinoy, lutuin lang daw siya ng mga 2 minutes. So, ayan. Guys, sorry, nakalimutan ko yung evap. Kaya pala sabi ko, bakit ang thick? Nakalimutan ko pala yung evap. So, ayan, nilagyan ko na ng mga half can siguro ng evap. Sabi ni Vita, ano lang daw eh. Tansya-tansya lang, depende sa panlasa mo. So, hininay-hinay ko muna. Hindi ko muna binuhos yung isang can talaga. So, titikman ko muna to. So, lalagyan ko rin ng konting pepper, guys. Ayan. Tansya-tansya lang. Pasensya na. First time kong gumawa nito eh. Dinagdagan ko ng evap, guys. So, mga 3/4 yung nagamit ko sa evap. Tapos, nagdagdag rin ako ng parmesan cheese, pampalasa. Kasi medyo marami yung pasta ko, baka kulangin yung sauce kanina. So ayan, ito I think perfect na to, itong ganito kadami. So, tinikman ko na rin, masarap na din siya guys, carbonara na talaga siya. Sobrang dali lang pala nitong gawin, no? Kung meron ka lang ingredients, okay na talaga siya, mabilis siyang gawin. Ayan guys, medyo mahirap mag-vlog kung ipapakita ko pa sa inyo sa paglagay ng pasta. Pero ayan, ilagay ko na yung pasta. My God, tinikman ko. Ang sarap. Nakaka-happy. Diyos ko, hindi na naman namin ito mauubos. Siguro mamimigay kami ulit, guys. Kasi isang kaldero na naman siya. So, ang diet patay. Gusto ko lang talagang matutong magluto ng carbonara. Kasi nga, gustong-gusto namin ito. Mimix ko lang siya ng mabuti. So, yung carbonara, according to your taste and preference lang talaga. Yung paglalagay ng parmesan, kung gaano kadaming gusto nyo, gaano kadaming gatas, ganun, depende lang sa panlasa. So, ayan na siya guys, napicturean ko na siya. And, oh my God, I'm so proud of myself. Thank you so much, Baita and Berwin, for the guidance. So, ipapataste test ko na siya kay my loves. And ayan na siya guys, naglagay ako ng konting parmesan cheese and topping sa taas. Wait lang, patikin muna natin kayo my loves. Me, can you taste it? Yeah, may lamig. Sarap. Bitaw, lovely. Sige, murag something. Parmesan cheese na siya. Cheese. Ganun ako, daghang sauce. Wala na yung sauce. Daghan mo siya sauce. Daghan kayo ang pasta, good. Wala na. Hindi pwede gumawa ng separate sauce. Tapos, maglagay ka na malagay. Yan, ito naman yung sa akin, guys. So, kakain ako while mag-i-edit. And ang lamig na. Medyo mainit pa rin dun sa kusina kasi nga naiinitan ako sa pagluluto. Pero dito sa kitchen at saka sa sala, malamig na talaga siya. Dining pala dito sa dining table. Oh, kalindot sa feeling. Gugnaw na. My God. May natapaning ton. Magkaon. Diyos ko Lord. So, about dun sa pinagbilhan namin ng aircon at saka nag-install, ilalagay ko na lang sa description box lahat guys kasi Cibu. Sa mga taga Cebu lang siya, alangan naman Cebu lang siya. Mandawi. Lalagay ko lang sa description box yung butang lang ako sa description box.
Si Myla, gusto niya yung madaming sauce. Ako naman, baliktad. Gusto ko tong tamang-tama lang. Wait, picturean saan ako. Anyways, okay na yung PLDT namin. Na gawa na ng paraan. Hindi na kami nag-share ng linya whatsoever. Ginawa na talaga ng paraan ng technician. Para hindi na mangyari ulit. Hopefully, hindi na siya mangyari ulit. So, ayun. Ang sagat ako yung salty. Kalimot naman ko sa kumuha yung salty. And ito naman yung ibibigay ko sa kapitbahay, guys. Ito yung pinggan ng kabilang bahay nung nagbigay sila ng cake. So, ito na lang din yung pinaglagyan ko. Tapos, ito sa kabilang bahay din. A few moments later. Guys, alas gis na. And ngayon, nagutom ako. Kasi yung kinain ko lang for dinner is yung carbonara and yeah, anong oras pa yun nung naluto ko. Ngayon sobrang nagkutoy ako ng tiyan ba? Sani? Tingog ako ng tiyan. Tumutunog yung tiyan ko. And nakakatawa kasi kami nila Merwin at Vita, meron kaming group chat sa Facebook and sabi namin na mag intermittent fasting. So yung schedule namin is 10 a.m. to 6 p.m. ata, basta ganyan, 8 hours lang pwedeng kumain. Pero kanina kuhan, kani? Walang burger. So, tubig. O gani, wete tubig. And ngayon, nagutom kami ni Merwin. So sabi namin, kakain tayo. Nagugutom talaga ako. So, tsaka na-violate namin yung intermittent fasting ngayon. Tapos wala kaming tubig, guys. Kunting-kunti na lang yung natitira. Bukas ng umaga pa kami makakabili. So, plano ko yung mga ice cubes, mineral water kasi yun yung tutubigin ko. Okay guys, mission accomplished. Tapos na akong kumain, tapos na rin ako maghugas ng pinggan, maglinis ng stove, mag-release. So, pwede na akong mag-bye-bye! Thank you guys so much for watching this vlog! And tapos na! Kunti! Ayan, nandito na kami sa Wilcox. Ayan, siya binabenta na fake. Ayun, yun yung hinahanap namin. Karong pencil dito. Pinagpalinis ko na yung maid namin dito.